material man o musical. Subalit ating mga tinatanggap ang kanyang pangyayang espiritual na hindi malulupasan na tayo paanumang dugo ng daigdig. Patuloy ang pangyayang ni Jesus sa akin. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Mga kapatid, aminin natin na ang mga sarapan tayo ay maraming tumanap sa banal na inaamin ko sa mga pamilyang Diyos at sa iyong mga kapatid na iba ang nagkasala. Sa isip, sa ila, sa kawa, at sa pangkulang, kaya sa kasama ko sa mga pamilya, sa lahat ng mga kaya ng mga banal, at sa iyong mga kapatid na may kailangan sa mga buong ating Diyos. Kawa tayo ng mga pamilyang Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan, at pagpupayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Papuri sa Diyos sa kailas. Thank you.
iyong laging pinaharap, abaga at pinagbibigyan. Upang ang itinatampo ng iyong pangulo at pagsubaybay ay muli mo ikalukod at manatalihin mong pinagulunta. Sa pamamagitan ng Espiritu, masama ang Espiritu Santo, magpasawa na ang ka. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kay Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana ay pinatayo kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakatayo kami ng karne at tinapay ang mga gusto namin. Dito naman sa Iran, nagreklamo ninyo sa amin, makapatay kami sa luto. Sinabi ng Panginoon kay Moses, paulan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo sa bahay ang mga tao para mamulot ang nakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung hanggang saan sila susunod sa aking mga pagbibig. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtapit ko siling, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon, malalaman nila kung ako ang Panginoon, ang nilang, ang kanilang Diyos. Nang magpatakip siling, dumagsa sa kampo ng napakaraming pulo. Kinaumagahan naman ay nakapagkapal na ang hamo sa paligid ng kampo. Nang mapangay ang hamo, nakita nila ang lupay na lalagdagan na maliliit at maninipis ng mga tinapay na umano'y pinipin. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtatanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moses, yan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang nagbibigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon, ang nagbibigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na kaya.
Kundi upang magkaroon ng
Jessie, kinalulugan, ano po ang dapat aming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinungo niya, tugon ni Jesus. Ano po kapagalagan ang ipapakita ninyo upang manalig kami sa iyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong niya. Ang aking mga magulang ay kumain ng mga sa ilang ayon sa nasusunod. Sila'y pinigyan ng pagkain mula sa lahat. Dugtong pa nila. Sumagot sa Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moses na nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa lahat. Kundi ang aming ama, siya nagbibigay sa inyo ng tunay ng pagkain mula sa lahat. Sabagat ang pagkain bigay ng Diyos ay umuwaba mula sa lahat at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginawa ko ni Kalida, bigyan ko ninyo kami lagi ng pagkain yun. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang malalang sa akin ay hindi na magubuto at ang malalang sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na wala ng hanggan. Ako ang tinapay ng buhay na wala ng hanggan. Kung i-culturize mo natin ito, no? Ay pwede nga nang sabi ako ang kami na nagbibigay ng buhay na wala ng hanggan. Yung ginamit ko kasi dito ay tinapay. Well, sa akin mo, no? Kaya sinabi ko kami, ito pati ito po yung aming staple food. Para po sa mga Hudyo, para sa mga Amerikano, para sa mga Western countries, European countries, ay ang kanilang staple food ay bread. Ibig sabihin, ay kulang ang pagkain para sa kanila kapag wala sila tinapay. Sa ating mga Pilipino, ilan po Southeast Asian countries, sa ating tayo, sa ibang bahagi ng Southeast Asian countries, noodles. Kapag wala noodles, parang kulang ang pagkain. Sa panahon ni Jesus, iba, tinapay. Hanggang ngayon, sa lugar nila. So, ang nangyong sabihin na kapag wala sa Jesus, hindi kompleto ang buhay mo. Hindi mo hindi na mapapakinabalan ang pagliligtas ng buong kapal. Kinakailangan makita natin kung kaano natin kailangan ng pagkain. Dapat ganun din natin makita na kailangan natin si Jesus. So sa tayo ng klase ng pag-ibigay, nais mo natin mahalin ang pagpapaliwanag ko sa salita ng Diyos sa dalit natin ngayon sa mahalin ko. Na babagyan ko sa atin ng dalawang puntos. Dalawa lang. Una ay tumahimik ako natin sa Ibanghelyo ng ating kapakinggan. Ano sabi ni Jesus? Do not concern yourself. Huwag natin pagtuunan ng pansin at pagkain na nabubulok. Adapt natin natin ang pagkain na hindi nabubulok. Hindi nabubulok. Hindi mo nabubulok.
Hindi na natin kinakailangan ng magkain ng ulo. Bahagi pa rin ang buhay ng tao. At wala ng mga pansin na nakaraan nito, ito yung ibanghelyo na rin pinakain ni Jesus. Ang limang libong lalaki. Sa ating unang nabasa niyo, nakita rin natin ang kusal ay sa paglalakbay ng mga Israelita mula sa Egypto hanggang makarating nila ang lupang pangako ay binigyan sila ng pagkain ng lalim sa langit. Mana. Nabubulong din mo yun, pero bahagi ng kusal na kailangan nila ng survival sa kanilang paglalakbay. So yung sinasabi ni Jesus na huwag niyong magtuunan ng pansin sa iyo, bahagi po ito ng buhay ng tao. Pero hindi ito yung pinakapuntos. Pero huwag mo natin kalimutan na ito ay kinakailangan nyo natin pangalabaan. So paano po ako ang ano ba kayo na ayos na paano ipagayang itinutulid natin pagkain. Yung pagkain ng ulo. Sabi na ay, do it in moderation. Yung sapat na hindi kulang, hindi sobra. Sa mga bahagi mo na kusahan ay yung kanyang pangaya na makikita na kapag umali yung ating pagkain ay masisira o ang ating katawan. Kapag kulang, sabi na ako natin, kung nakaraan dito naman may mga tao na mamatay sa puto, masalamat na naman tayo dito sa Pilipinas ay walang namamatay sa puto. Pero kapag sobra, sobra rin naman, sabi ko, mas marami pa naman matay sa atin sa kakakawa. Gawa na hindi na nanimisin, inamukasan. Sabagat, sa sobra ko, masuka. Pero yun yung panahay na kung ito ba, naalala ko tuloy yung nagtok ko ako sa mga apostolat at madalari sa may kahit na bakit pa tayo naghihirap? Isa po ito ang kahirapan ay gawa ng kasalanan. And under that category ng kasalanan, may mga nilatag po ako ang biblical passages. Isa na po dito ay ano yung kasalanan? Hindi lamang po nakalagay ko sa aklat ng pagkakal na huwag kayo makisama sa mga lasenko. Alam na natin yun. Kapag naman ay kayo ay sasama sa mga lasenko, ay talagang pamihiyak kayo. At mayroon pa isa, matatawa. Masyado ang ating mata nakatingin ko sa mga lasenko. Hindi natin nalalaman na sa ayon sa panay ng kasulatan sa aklat ng pagkakal, it has the same way, the same seed as of kanakawa. So, bahagi mo na kung saan mo natin kalimutan. Kaya, yung pangyayon ng pumutapan, ano man ang ating iunin, ano man ang ating kakainin, in moderation. Yung tama na, kaya huwag mo na yung nakasakit. Kaya rin ba yung nakasakit ay sabagat sa uli na ating kinakain. Yung iba ay sobra na. Yung iba naman ay kulang. So kinakailangan na ang patuloy ng panay, ang balance tayo. Yung araw na pinapahay ng mga ito ay kailangan ng tao.
Yung sinasabi ni Jesus na gumawa kayo hindi para sa pagkain mabulo, ay hindi na walang hindi na natin paalagaan ang pagkain na nabulo. Ngunit gamitin natin ng maayos para huwag tayo mahirap sa daigdig na ito. Kumain tayo, uminom tayo ng tama-dapat para sa pakilalan natin sa daigdig na ito. Do it in moderation. Pangalawa, bagay mo na kung sa pinapanayan sa atin ang pumigapal. Katulad ng mga taong lumalapit kay Jesus na hinahanap siya sa tatat, sila ay bago natin kalimutan na kung tutusin ko
ay hilingin natin ang tulong ng Diyos na hindi tayo gawayan at may isang tuparan natin yung ating tungkulin. Bakit? Kasi kayo ay nagsisipa gawa mesos, hindi gawa ng tao. At dahil namin sinunan kami mo sa Jesus, kaya kayo ay nagsisipa. Yung po naman yung bakit ako natin. Kaya napakahalaga po sa atin yung ating pag-ibon, pag-araw ng mundo at besong kami. Para tanggapin natin sa Jesus ang pagkain na galing sa lahat. Kapatid, yung pagkain na binigay ng buhay ng nagmanda ay pinakailangan mong galing sa lahat. Si Jesus ay ang pagkain na galing sa langit. At itong pagkain na galing sa langit ang siya ay magbibigay sa atin na langit ng buhay na walang hanggan. Pero tawag natin ay eternal bread, ang walang hanggan pagkain na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus Cristo. Bahagi mo po na pangit na ako ay matutunan din mo natin yung pag-aanda mo natin sa International Humanistic Congress sa Cebu next year, January. Ay inaanyan ulit kayo na kung sakaling kayo ay hindi panahon at may kakailan ay umatid mo kayo ng International Humanistic Congress. Yun po ay online registration. Hanggang September, yung early bird, medyo mas mura po. Hindi po nagkakamali ay 7,000. After ng September, mas lalo mamahal. Pero ito'y open. Open po yun sa mga pari, sa mga madre, at sa mga layo. So, para lang natin ma-appreciate, maging bahagi pero, sana kayo po, maraman sa natin. Huwag tayo maghinaya at huwag tayo sumuko, lalo lang po yung mga magulang na paalalaan mo yung mga anak. Magsimba ka ng pag-araw mo yung mga. At kahit na po yung mga anak, sabihin nyo sa iyong mga magulang na magsimba kayo ng araw ng balik para matanggap ang pagkain na galing sa lahat. Doon lamang sa banal na pagdiriwang ng misa na ibinibigay sa atin ng Diyos. At marami yung bayos na ituro sa atin sa Jesus. Sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia. At bahagi mo po nito yung patuloy natin sana ay from 7 to 7 ay ginagawa po natin para makausap natin sa Jesus. So ito po, nung tulad ng sinasabi ng mga tao, ng mga Diyo kay Jesus, bigyan po kami ng pagkain at bibigyan niyo ng buhay na wala hanggan. Kung dahil sa mga natin matanggap sa Jesus, ano nga po palagi natin matanggap sa Jesus? Saan mo natin matanggap ibinibigyan niya ito sa banal na pagdiriwang ng misa. Sana po ay pakinabangan natin ang biyaya ng pagkain na nagbibigay ng buhay na wala hanggan.
Amen.